to you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Amuna, I write unto you, fathers, because ye have known Him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known Him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Sabay-sabay tayo, 15 and 16, let it go. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Isa pala, sorry. And there you go. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na gamong una sa aming basics again, Panginoon. But importante, we nail this down, Panginoon. I pray may tutunan ang bawat isa. May iwas sa kumunduhan, Panginoon. Define ito, Lord. Maintindihan. So, kayo po ang mga una. Maintindihan po namin na bagos, Lord, we are in the world, but we are not of the world. So, kami anak ni Lord, kami taga-langit na. So, ang identity namin nasa inyo, sanlibutan, Panginoon, ay may tinutunan namin iwanan, iwasan, hanggat kaya, Panginoon. May tindihan namin yung nuances nito, Lord. Alam po, Lord, kaya mataas at madakila, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga kaupo na po. Good morning sa lahat. Good morning. So, mag-aalas 11 na pala. Okay lang. Dito lang naman tayo karamihan sa atin. Oh. So, title po nito ngayon is Makamundo ka ba? Makamundo ka ba? Subtitle, English, Warning Against Worldliness. So, pamilya na banggit po madalas tong term na to, no? Pero, this time, mag-focus po tayo doon para wala nang tanong. Okay, pagkatapos ito, sana lahat ng nakatin ngayon, malinaw sa inyo to. Except na lang napakabatang bata pa, naintindihan nyo to. Atake natin bawat sulok ng topic na ito ngayong umaga or possibly ngayong hapon, okay? So objective natin, of course, para umiwas tayo sa kamunduan. Ano ba yung maintindihan natin? Ano yung kamunduan? Okay. And then, of course, kabaligtaran, no? Mag-spiritual tayo. Kasi ang goal natin, lagi sinasabi, spiritual, maging maka-Diyos, maglingkod sa Diyos na maayos. Pero may kabaligtaran kasi yung minsan humihila sa atin. Or pwede natin sabihin, ang kabaligtaran ng pagiging spiritual, kademonyohan naman, sobra naman yun dito. Pero minsan nasa gitna, yung worldliness, sinahatak tayo pa rin. Kahit tayo mga anak na ng Diyos, diba, yung kamunduhan, sabi natin, nasa mundo ko, pastor eh. O talaga naman. Pero hindi na dapat tayo taga rito. So, saan ba yun? John 14 ba yun? Hanapin ko lang. Yung pinapanalangin tayo ng Panginoon, yan. Sinakakakita ng mabilis. Yan. Yan yung panalangin ng Panginoon. Nasa na ba yun? 50 na tayo. Bad, masyado mo na, di ba? Sa inyong I pray, pinapanalangin tayo ng Panginoon. Hindi tayo taga mundo, pero nasa mundo tayo, pero hindi tayo sa mundo. Saan? Sa 19. Yan. John 15:19. Ano ko lang, ha?
15, 19. 17, 6. Tingnan ko lang yan. Okay, pwede rin. Okay, sabi dyan, if ye are of the world would love his own. Okay, so nakita niyo yan? Kung taga mundo kayo, mamahalin kayo ng mundo. Actually, isa sa mga na-realize ko nung sa pangalawang trabaho ko. Kasi nga, siyempre, pag ando ka na, alam mo na lahat. And then, tuklas mo ano yung for the rest of your life, ano mangyayari. Okay? Yun na pagtanto ko, pag talaga narindigan ka salita ng Diyos, makikita mo, hindi ka, ano, hindi ka akuma doon sa iba. Makikita mo yung separation doon. So, bukod sa yung pinipili natin separation, mayroon din talagang, ano, hindi kayo magkakaunawan. Kaya, of course, hindi mo sila, hindi kayo magkakasundo ng ganun, makikita mo yung difference nga. Kaya, yun yung sinasabi dito eh. Kaya hindi tayo mahal na sanlibutan kung talagang anak ka ng Diyos. Sila din, dapat, no? So, mahal natin sila in a sense na gusto natin maligtas sila. Pero, hindi mo sila mamahalin na parang kaibigan-kaibigan mo kasi makamundo sila. Gusto mo yun? Dapat hindi. Okay, hindi ko makita yung ano, 17.6. Nakita ko kanina, di ba? 17.6 nga tayo. Iba pa. Yan, okay. Ito. I pray for them, I pray not for the world, but them that which thou gavest me, for they are thine. So nakita niyo yun, hindi daw pinapanalangin ng Diyos, ni Jesus, lahat. Ang unang priority niya, yung mga anak ng Diyos. Okay? So yun, marami pong version eh. Basta, umpisa natin dito. So define muna natin anong sabihin ng world. That may picture pa ako, hindi ko na nakuha. Ano sabihin ng world? Mundo. Pero marami pong ibig sabihin yan. Ang naalala nyo kanina, binasa nyo sa Ecclesiastes 3:11, no? Famous kasi yun eh. Sabi doon, he has set the world in their hearts. Diba? Sa modern translation, iba yun eh. But anyway, ano yung sabihin ng mundo? So, earthly state of human existence. So, maganda, di ba? Una pa lang. So, hindi sinabing earth, no? Pag mundo, kung ano yung kinag-inagalawan natin ngayon, ng mga tao. So, ano pa maganda dito? Ito. And the concerns of earth and its affairs. Yeah, mamaya, makikita natin yung term na yan. Minsan, mamaya. As distinguished from heaven and the life to come. Nakita niyo yan? Ibig sabihin, ito, basta nasa mundo pa tayo, hindi pa tayo patay. Yung mga bagay na concern nyo dito, yung mga iniisip natin dito, yan yung mundo. Distinguished from pag namatay na tayo. Okay, mga heavenly things, yan. And then secular affairs. Okay, so kilala yan ng ano eh. Ano pa ba? So yun na yun. Yan. In the world, out of the world, relating to the world. Ayun na yun. So ano pa? Worldly. Pag sinabi natin worldly, ano yun? Kung alam natin yung world ito, ano yung worldly? Makamundo. Ano yun? Tingnan natin. Devoted to this world and its pursuits. No? So kung ano yung karamihan ng tao, na makamundo lang, yun din yung pinupursue. Like, ito, bigyan ko na yung ano. Example tayo din, ano yung mga makamundo? Sige nga, ano yung magsabi? Mga? Nagmamahal sa mga gawain ng sanlibutan. Pera, okay? So, yung anilo ko lang dito, nilista ko lang, is places, ibig sabihin, mahilig kang pumunta sa mga lugar na makamundo. Kung ano ba yung meron doon. Saya, party-party, yan. And then yung iniisip mo, pag sinabi makamundo, puro mundo lang. Yan, makakain, pera, and then pleasure. Gusto mo, puro sarap, sasarap. Worldly song. Worldly song, okay, sakto, bad. Music, makikita mo yung worldly music kasi
Yung music, ito yung nabagit ko rin sa mga kabataan, di ba? Importante yung music sa buhay nyo. So, pag mahilig kayo sa music, pero hindi godly music, ano mangyayari? Kailangan palitan nyo yan kasi yung music, yun yung narinig nyo, kinakanta nyo pa yan, may message yan, both yung music, yung vehicle, okay? Hindi lang yung lyrics, pero lalo yung lyrics. Anong sinasabi dyan? O kaya pag nag-aaral ako minsan, tinitingnan ko yung lyrics niya, iniisa-isa ko ano yung sabihin nito. Para mabilisan lang, alam ko yung mga, kahit yung mga time pa dati, time ng nanay, lolo natin, especially tatay natin. And then ngayon, ganun, talagang hindi hindi maka-Diyos, baliktad. And then, abangin natin Thursday, kung wala kayo dito Thursday, sa pananamit. Okay? May worldly na suot, may hindi worldly suot. Okay, mga takil natin mamaya. And then, nabanggit na kanina, money or materialism. Yan actually mga naka-attach dyan na meaning, no? Worldly. So, pag worldliness naman, ano yun? Talagang puro gano'n na. Kung ano yung makamundo, ito yung state mo ngayon na ikaw ay or relating, devoted to this world. Oh, sorry. Kaya ako dito eh. Worldly... Bata. Worldliness. Medyo kuha nyo na rin naman, di ba? Kung ano yung makamundo, doon ka boto, doon ka, yun ang ginagawa mo. So, hindi na nyo dinescribe. No? Kasi, ibig sabihin lang, yun yung noun. Marami pa to. Usapin natin yung pagsinabing pleasure. Masarap. Hindi masama yung masarap, di ba? Mamaya, sana masarap yung makakainin natin. Pero, yung talagang sobrang, gratitude, walang, nandun din talaga yung pleasure. Tandaan nyo po yan, nung dito kayo ng Thursday, di ba? Na topic natin yan, kasi nga, hindi yan mawawala eh. Yan kanina, topic sa pag-aasawa. Normal yun. Pero according sa definition, pleasure, masarap lang, pero hindi aalis tayo sa sensual gratification, di ba? So, pero yung basic niyan, masaya lang. Okay yun. Pero yun ang pag-usapan natin ngayong umaga. And then, influence. So, nabanggit niya kanina, oh. Sino ba yun? Inclination, okay? Inclination, naka-killing ka dun. Or desire, yun ang gusto mo. Kasi nga, yun ang masarap eh. And then, meron tayo special, lang dito. Dalawang bagay, no? Bago tayo mag-deep dive. Hedonism. Familiar ba kayo dito sa hedonism? Sabi dyan, the doctrine of that pleasure or happiness is the sole and chief good in life. Sa Tagalog, ito yung katuruan na, obviously hindi sa church to, kabaliktaran to. Mayroong mga ganito, may mga tinatawag na hedonist kahit ng mga 1960s. Nagtuturo sila niya, mga writer. Katulad ni Oscar Wilde, kung ilala niyo yun. Hindi nyo ganyan kailalanin. Pero mismo yung kanyang lifestyle, babaero, walang asawa yun. Inom-inom, pero magaling magsulat. Okay, so ano susulat nun? Hindi puro ganun. So hedonist, marami nag-ano ito. Hindi nila sabi, wala silang church na ganyan, pero tinuturo nila yan sa mga pelikula, pag in-interview sila, ano ang puso ng buhay? Basta masaya, ha? Gano'ng kasaya? Ano nagpapasaya sa'yo? Diba? So, mababaw yun. Pero may mga ganyan talagang, yun ang mismong talagang philosophy nila. Kaya maging familiar na rin kayo dyan. At least alam nyo na may mga taong ganyan. At therefore, hindi kayo magugulat pag nasa opisina na kayo, anong paniniwala mo? Ba't ayong share lang kita? Kaya paniniwala kung anong masarap yun. Ang Diyos nila, katawan nila, pera, at ganun po yun. Huwag kayo magugulat. May mga nagturo niyan. Okay? Eh, kung saan ka masaya? Hedonist yun. Eh, paano pag mamatay isang tao para maging masaya ka? Eh, hedonist nga. Isa palagay nyo, ano? Kaya may man papa-abort. Ayoko maging responsable dyan. Nahirap maging nanay. Therefore, patayin ko tong batang to. Ayan. Mga hedonist. At obviously, maraming artista ganyan sa Hollywood, sa mga mayaman, kadamihan. At sana malayo tayo dyan. Okay, so familiar na, hedonism. Then another, mga synonym, alam nyo ba yung mga term na yan? Kabastusan na yan.
carnality, debauchery, sensuality. Kung ano yan, bago sa akin yung dalawan to. Ano naman yan? So meron akong isa ditong nakita lang na related dito para again, ang objective natin, maiwasan na natin yan. Isa panahon natin, bakit mundo? Bakit mundo ang tawag? Kasi marami, di ba? Grupo ng tao. So another thing, ewan ko, meron dito sa Merriam-Webster, yung word na meron, no? Okay, groupthink. So, narinig nyo na ba yan? Hindi pa. Okay, so basahin natin. Sabi dyan, kayong basa. Ready, go. Pattern of the world characterized by self-deception, forced manufacture of consent, and conformity to group values and ethics. Okay, so tama-tama to, no? Meron akong definition sa Wikipedia, mamaya basahin ko. Pero, ano kung naintindihan nyo yung binasa nyo? Naalala ko lang. Kwento ko sa inyo para lalo nyo maintindihan. Kasi may nabanggit na self-deception, di ba? Hindi ko pa nakwento sa inyo kasi sabi ko siya, kwento ko sa inyo yung, yung binudol ako pero sila yung nabudol ko. Naalala ko ba yan? Hindi ko pa na masyado na detalye yun, di ba? Dadetalye ko ngayon sa inyo yun. So, ano po yan? Baka ma-encounter nyo rin, alam nyo gagawin nyo. So, sa mga, minsan nagte-text siya, minsan sa WhatsApp ako na, eh. So, minessage lang ako. Sabi, gusto mo ba trabaho? Nakaano ka lang, nakaupo ka lang, nasa cellphone ka lang. Sabi ko, kung nakikita ko dito, why not? Hindi, pinatulang ko, binigay ko yung GCash, yun yung medyo sensitive eh. Pero hindi ka lang makukuhaan dun eh. Sige, ito yung GCash ko. Actually, nag-register ako ng bago. Hindi ako matalinuhan niya mga yan. So, bandang uli, ito gagawin mo lang, kaya siya ganyan, maglalay ka lang sa Lazada, Shopee, at ganyan. O sige, kaya ko yun. Bandang uli, so bawat like mo doon, parang, depende, parang ano, 40 pesos agad. Saan ka pa, di ba? Gusto niyo yun? Eh, nakasampu ka ganyan, magkano yun? Hindi sumweldo agad ako. Basta nakasumweldo ako, 750. Bandang uli, equivalent yung nasa topic natin, meron kaming group chat na hindi ako pwede mag-chat. Okay, naintindihan nyo? Doon sa group chat na yun, nandun yung mga, hindi mo alam kung robot o mga kunwaring tao lang na, oy, tapos na po ako sa ginagawa po. At ang, oy, malapit na ako sa sumweldo, ganyan, ganyan. Mga ganun, makikinig mo sila, kaya ikaw, kala mo, totoo. Okay? Ngayon, ang panluloko na yung ano, bandang huli, ikaw na yung magbibigay ng pera. Sabi ko, ba't ako magbibigay ng pera? Pag nagbigay ka daw ng 5,000, kikita agad ng 7,000. Ano nangyari yun? At doon sa group chat na yun, doon mo makikita, ay, salamat, nakuha ko na yung sweldo ko, ganyan. Galing, di ba? Kaso hindi naman ako ganun katanga eh. Pero I'm sure yung iba kasi nakita ko sa YouTube, may ano, nakalimutan ko yung tawag sa kanila eh. Mga task scam, parang gano'n yan. Okay? Task scam. Gawin mo lang to, sweldohan ka na. Yung bandang huli, ikaw na yung magbibigay ng pera. So, kaya napasok sa ating topic dito. Kasi, ba't naluloko yung iba? Kasi, akala mo, pag may gumagawang iba, akala mo, tama na. Kasi nakita mo eh. Nakita mo eh. So, madaming tao, nag-chat. Salamat po. Ito po yung ano. Ah, yes. Kumita na ako. Salamat. May mag-sabi pa doon. Ay, dagdag kita sa so, kasi sabi dito, naloloko pala tayo pag may kala mo, eh, yung sinabing manufacture of consent, ibig sabihin, payag naman sila magpabakuna. Ano naman yan, di ba? Ay, okay lang pala sa kanila magsayaw-sayaw, worldly-worldly. Therefore, siguro, di ba? Ganun din tayo. At lalo tayo sa churches, yan ang talagang lokohan dyan. I believe. Yung mga karamihan ng mga kulto na yan, mga peking churches na yan, minapacture lang ni Satanas yan, tsaka ng mga Udyo, hindi lahat ng Udyo, ha? Pero mga kalaban ng totoong Christianity. Parang maling, kahit napakalinaw na sa Bible, bakit ka pa lalayo dyan? Eh, ibang Kristiyano naman, ganun eh. Diba? Naintindihan nyo na. So, basahin ko sa, ito yung mas comprehensive na definition sa Wikipedia. Sabi dito, groupthink is, it's a psychological phenomenon that occurs within a group of people in which the desire for harmony or
conformity in the group results in an irrational or dysfunctional decision-making outcome. Sa Tagalog, parang psychological yung, alam niyo na yung psychology, alam niyo na yung psych, di ba? Pag marami daw kayo kasi, nangyayari ito sa inyo kasi gusto mo ng harmony or conformity. Ayokong ako yung kakaiba, di ba? So again, nagagamit ito sa mga ganda, pero nagagamit dito sa masama. Lalo sa panahon natin ngayon. Again, pag yung mga power, alam niyo na yan? Yung mga networking, pag pumunta ka doon, lahat power, power. Ikaw naman, nahihiya kang ako, hindi ako agree. Kaya ikaw, sige, sigaw lang, power. Tapos kakanta pa daw sila about money. Ganun, tapos magpapakita, ito nga pala yung kotse ko, ganyan. Patotoo pa yun, parang church na nga daw yun eh. Yung mga networking, ginagaya yung church. Iba namang church, ginagaya yun. So tayo hindi, ina-identify lang natin kung ano yung dapat natin sundan. Amen? Tuloy ko lang ha, sabi doon, kasi ayaw mo, ayaw ko naman ako sasabihin, iba ka. Kaya ngayon, nagkakaroon daw ng irrational, dysfunctional decision making. So, nag-de-decision ka na, kung mga ito, mga kabataan, uy, talon tayo sa ano, ilog. Diba? Eh, ang dami nyo. Tatalong ka ba? Normally, pag ikaw lang, hindi mo isipan yun. Eh, mga local idol, loko-loko pala, gusto ko ipahamak or talagang ano lang, gusto ng fun or what, excitement. Eh, nasama ka naman dun. Lahat sila tumalon, ikaw, tatalong ka ba? Kung matalino ka, depende. Alam mo rin, ngayon, kung mababaw lang naman, walang problema. Yung last time na pinag-swimming natin, bawal, di ba? Oo nga naman, kasi, ewan ko, kasi delikado yun talaga eh, di ba, bad? So, ganun yun eh. Pero minsan-minsan, okay lang. Pero gusto ko din sabihin dito, pag minsan, pag lahat na nagde-decide na sa isang desisyon, na dadamay ka na. Again, ngayon, gusto ngayon, mga bakla, eh, kala na itong mga kampanya, sa ano tayo doon, 'di ba? Mikey sa amin ganun na naman ba, mayroong program, by the way, inulan pala sila nung kahapon, buti nga. Dapat nasunog na nga eh. Dapat 'yun talaga panalangin ko doon, 'no? Pag nag-gather 'yan, nangyari na actually sa isang ano, ako sinabot tayo ng ano 'yun. Christian, hindi ko alam ha. Sarap sunugin eh. Anyway, eto-to ay mga Kristiyano eh. Sabi dito, so yun, so, ay, pahayag sila sa bukla, pahayag sila, ah, sige, let's be allies to them. Hindi, tanga-tanga mo pag kalaan mo marami lang sila sa kaka. Hindi ganun ang way of thinking natin at pattern of thinking natin dapat. Isipin mo. Okay, nagkaroon tayo ng time dito kasi importante ito. So yun, dahil nagko-conform ka lang. Eh, sabi sa Bible, di ba, do not conform to this world. Okay, basahin natin yan. Cohesiveness or the desire of cohesiveness in a group may produce a tendency among its members to agree at all cost. Anong paternity? O di ba ganyan? Di ba? Di ba? O po, sige. Yung isa nagda-doubt ka pa, eh ang ingay ng mga kasama mo, ay sama ka naman. Yan, masabi ka rin ni Brad, di ba? Hindi lang mga adult dapat doon, pero lalo adult, marunong kang tumanggi, nag-iisip ka, learn to say no. Mag-isip ka muna, ako, style ko dyan, bad. Kasi maganda nga yung style ni bad. Pero pag ako, sila tatanungin ko kasi para sila madala mo talaga. Kasi ano na nila yun eh. Tanungin mo lang, kalma ka lang, bad. Para saan ba yan? Siyempre, natawanan ka na, di ba? Pero mag-isip sila. Para saan ba yung bakuna na yan? Ano mangyayari? Ano bang sangkap niyan? Bakit ba pinipilit ba tayo? Hindi. Ba't hindi malinaw? Di ba? Ba't tayo parang pinipilit tayo na hindi? Ba't ganun? Tanungin mo rin sila. Men? Yan ang tanong mo, bakit may... Kasi may nabibili sa Lazada, ba't may ano? Hindi masyado maingay. Yan, nasa na ba ako? Nawala tuloy ako. So yan, so hindi ibig sabihin, ngayon pa sa church, ganyan din eh. Actually sa mga kulto, ganun. Exactly, nabanggit namaya dito yan sa bandang huli. Eh tayo, hindi tayo kulto, kasi nga, alam niyo naman, di ba? Andyan yung Bible, pwede mo makita, hindi naman eh. So nag-iisip ka. So okay, kaligtasan ganun din. Personal choice, hindi tayo Calvinist, ikaw yung namimili.
So this causes the group to minimize conflict, to reach consensus decision without critical evaluation. So maganda sana yon, kasi minsan talaga may panahon na kailangan nyo mag-decide as a group. Pero ito, according sa dito, actually, nabinasa ko yung history nito. Sumisikat ngayon yung, alam nyo ba yung 1984 na novel ni George Orwell? Hindi. Sumisikat ngayon yan kasi nga sa pandemic yan. Kaya itong mga term na to, groupthink, newspeak, newspeak, alam nyo yung sa newspeak, balitang salita. So again, na-quote daw yun sa novel. Ang galing kasi sumasakto sa atin. Kaya ngayon, ang maganda dito, nag-aaral din yung mga tao. Amen? At kaya ngayon, parang feeling ko hirap silang ngayon eh. This December daw, this year, parang gusto nilang pandemic ulit eh. May hirap na sila kasi yung mga tao informed na eh. Napansin ng iba, tapos yung iba nag-ingay. So tingnan natin, ang mangyayari. Ha? Dami na namamatay, katulad nung ano. Lalo mga bata. Ngayon, pag magtataka ka pag ano, bata, heart attack. Ewan ko. Tuloy ko lang, last. Sabi nyo, groupthink is a construct of social psychology, but has an extensive reach and influence literature in the fields of communication studies, political science, management, and organizational theory, as well as important aspects of deviant religious cult behavior. So, yung sabihin, kung maayos ka pa mag-isip, dapat napapansin mo yun. And therefore, kaya ako binanggit yan, kasi ito yung naisip ko. Actually, ibang term iniisip na ano ko, pero sakto din naman siya dito. So again, worldliness. Warning against worldliness. Hindi ibig sabihin ginagawa na ibang tao, gagawin mo na rin. But especially pag against sa Diyos. Okay? Okay, so tuloy natin. So again, nauna ko kasi yung example kanina. So ulitin ko yung mga example lang worldliness again. Saan tayo dapat magmatsyag? Sa lugar na pinupuntahan natin. Kung masyadong makamundo yan, ngayon minsan di maiwas pumunta sa mall. Diba? Ang magawa natin, minsan nandun yung bibili mo eh. Walang problema, pero pag lagi ka sa mall, wala akong magawa, mag-mall ako. Makamundo, amen? Ano nga, yung mga sa nung panahon lagi sa amin, yung ano, hindi ha, pinupuntahan ng mga lalaki daw, lahat ng tao, mga club, yan. So, dapat huwag ka na makiudis. Ano meron doon? Sinasabi ko sa'yo, walang kwenta yun. Amen. Mga puro kamunduhan, kabastusan, gastos, nandun. Lahat na ng masama, andun eh. Eh, nakita ko sa pelikula, parang nakakiudis. Kahit sa pelikula, tingnan mo ano nangyayari sa mga pelikula doon. Ano nagpapatayan, ano. Yan yun eh. Ano pa, mga lugar na pinupuntahan natin. So, ano pa ba? So, kaya ang kabalik na rin yan. Siyempre, pag nasa church ka, ano sa palagay mo? Maganda yun. Amen. Eh, doon ko nai-instruct eh. Salita ng Diyos. So, bilisan ko lang yung iniisip mo. Pag sinabing worldly thinking, ano yung sabihin nun? Puro mundo, pera, at yabang, pogi ako, ganyan. Ako yung magaling. Baka mundo, ano yung masarap, di ba? Okay, sa pagkain, okay yan ha. Huwag lang masyado, di ba? Mga maano tayo. Ako, actually, nag-pray ako eh. Kasi, nahilig ako sa matamis eh. Pero, ngayon ako dyan. May bargain ako sa Panginoon dyan. Anyway, ingat-ingat din. So, pleasure, yun na yung pagsumobra. Again, di ba sa mga pleasure, sabi sa Bible, sa Diyos mismo nagsabi, in thy right hand is pleasure evermore. Sinasabi yun sa Diyos. So, hindi ba sa mga pleasure? Pero, pag again, pag makamundo, puro sa mundo, masama. And then, music. Nabanggit na kanina. Kung sabihin nyo, pastor, eh, music lang naman yun. Meron ako again, magkakangate seminar dyan, di ba? Eh, patotoo ko dyan sa inyo. Mahilig din ako sa rock dati. Sa rap, ayoko nun. Ayoko ng hip-hop. Pero still, eh, yung nagdadala sa tao, eh, mga bata, ang daling madala ng music. Mag-iingat kayo dyan. Amen? Pag alam mo makamundong music, lyrics. Amen? Especially ngayon. Ano ba nangyari ngayon? Sa panahon natin ngayon, sabi nga sa inyo, nung wala si daddy dito, pero hindi makakalimutan. Nung panahon namin, ang uso si ano. Naniniwala ba kayo nakinig ako kay Andrew E?
Wala, yun ang uso. Bata, grade 5 kami nun. Yun talaga. Talagang pinapatugtog. Christmas party. Humahanap ka ng pangit. Bata ka eh. Usong-uso. Bili mo na ako. Ayaw pa rin dahil. Kasi ang cassette nun parang 300 plus isang ganun. Pero wala, napilit ko rin. Mandang huli. Dito tuwa ako. Yung pala, puro ka mundo. Si Andrew, puro ka bastosan pala yun. So yung isa, medyo patawa lang. Pero ibang kanta na, yung karamihan ng kanta na, puro ka bastosan na. Baka mundo, di ba? At ano gusto sabihin kay Andrew, yun nga. Music. Mag-ingat kayo sa music nyo. Kasi lalo sa panahon natin ngayon, ano? Ako nahirapan pa ako kay daddy kasi nga pagkakano yun eh. Ganun kami dati sa music namin, yun ang pahinginga namin. Kaya nga naaasar ako sarili ko ngayon kasi hindi ko naman alam to eh. Kaya sa inyo, tinuturo na ngayon, huwag nyo sayang utak nyo dyan, oras nyo dyan. Kasi ako, dahil nung pinakinggan ko ng ilang milyong beses, yung minsan nakakanta ko eh. Wala eh. Iwasan nyo na, amen. Eh lalo ngayon, may nakikita ako sa, baka nagpo-post kayo ng ano, si Tricia, natatawa na, ewan ko. Di ba, ang dali nang mag-ano ngayon? Subscription ngayon para Spotify, magkakano lang yan eh. Libre na, may advertisement, di ba? Oo. Eh, lahat na, sinubuhan ko rin yun. Gospel music ngayon, Hillsong naman, ayoko na rin. Kaya yan yung ginakanta nyo, nakakatulong yan. Alam nyo ba yan, huwag kayong mag-asawa dyan ha. Ako mismo ay na-bless dyan. So kaya sabi, yung adult pwede nyo isali dyan. Hindi naman hindi sinabing kabataan lang yan eh. Sa tayo sa so music, yan, nakalala ko tuloy. Sa, yeah, sa Facebook, di ba? Nakakasal kasi unang-una pa lang, inasa taas, wala ka nang pakialam doon, di mo na maalis. Gusto kong alisin na hindi maalis. So, share your story. Diba? Ano nakalagay doon? Share your music. Eh, minsan, bastos pa yung picture pa lang, bastos na eh. Eh, syempre, wala kang magawa. Kaya yung makikita mo eh, yung mga kapatiran, ganun. Kasi nga, ang bilis eh, alam mo, laro lang yan eh. I-share ko nga to, yung mga picture ko. Pero yung music, iba na. Nakikinig ba? Buti si Pame, hindi masyado, no? Eh, dati nag-TikTok din to, sinabihan ko eh. Mga tanga dyan, ano yan? Sige po, sige, tanggalin ko. Yan ang maganda sa iba sa atin kasi madaling sabihan, amen? Eh, nakakaya din eh, kung ma-download nung sino yan. Diba? Oh. Asa na ba ako? Yan, so sa music, ang sabihin, yung music, palitan nyo yung music ng buhay nyo. Amen? Kasi pag hindi nyo pinalitan yan, maraming alternative yung mundo na talagang ino-offer na sa'yo. Ito, pindutin mo lang. Oh. Sa sayawan mo pa, di doble mukha ka lang talagang tanga nun. Nakaintindihan ba tayo? So again, magkakaroon tayo ng seminar dyan sa music. Contemporary music, hindi lang sa worldly music, pati contemporary music. Kasi napaka-importanting topic yan at naintindihan ko minsan yung kanamin. Hindi agad mag-gets eh. Pero kung matalino kayo para tuldukan nyo agad. Hindi kayo mahihirapan. Kung nakukuha nyo yung tenor na sinasabi ko ngayon, tigilan nyo na. Amen? Eh, masaya eh. Eh, masaya, di ba? Humanap ka ng pangit. Tawan-tawa ako nung pag... Natatawa ka na, napapainta ka pa. Saan ka pa, di ba? Doon sumigat si ano, pero later na, ala, na ano ko lang din kung ba't sumigat yan. Actually, backer niya pala si Tito Big and Joey. Tawag niya ng bossing. So, alam na, hindi dahil magaling sila. Amen? Napaindak tuloy ako mga bantang ha. So, sorry. So, kaya ibig sabihin ko, nakakarili tayo lahat dito, pero iwasan natin. Sa pananamit. Nabanggit na kanina, mabilis lang, Thursday, dito kayo. Eh, ano na namin ng Thursday? Sabi niyo, kahubaran, kahit mukhang ano lang yan, bakat na bakat. Okay, wag na, makamundo yun. Leisure, aporma. Simple lang tayo, kaya ang pinaka-model niya dito si Pastor talaga eh. Ano napansin niyo sa suot ko? Uy, Pastor, pogi naman eh. Kaya simple lang ito, ano yung itong ganito? Na, ano to, nag-evolve to eh. Nag-evolve tong ganitong style. Ngayon, classic na po yan. Starting na mga 70s, hindi po ito. Ito, napakamura lang nito.
Amen. Ngayon nga, dapat gaganto kayo. Alam mo kano to? Basta mahal naman yan eh. Yung iba. Yung isa ko dyan, 3,000 plus eh. Yung paghapon. Ito, 650. Ay, kung 6 years mong gagamitin, lugi ka ba doon? Ito na lang bumabawi sa mga ano. Eh, mahal din to sa SM. 500, 600. Eh, sa Lazada, 99. Oh. Saan ka pa? So, dami kong palit, di ba? So, hindi tayo makalaman. Pogi naman, di ba? Pero hindi kailangan masyado mas time. At wala kang makikita ang mga ano ka dito. Mapapamundo ka, nakita mo yung suot ko, di ba? Hindi. Wala eh. Simple lang, classic. So, ganun lang sa mga babae. May mga suot na talagang hindi ka maayos kasi. Amen? Okay, and then sa pera, yeah. So, okay na yung pera. Gamitin lang natin. Huwag yung puro pera. Ay, si Pastor, may testimony siya dati. Kaya nahuli daw siya sa Marikina, naglalakad daw siya doon. Inuto siya kasi sa parang boy siya eh. Nangangarap daw siya. Sa utak niya, nagbibilang siya ng pera. Pera, kano ba ang mga pera. Nasa Marikina siya, sabi, uy, bawal dyan tumawid ah. Nahuli tuloy. Natawa ko yung tawa eh. Pero okay lang, isipin mo lang. And then, gawin mo na yung dapat mong gawin. Ay, by the way, na ano ko lang sa YouTube yung totoo to eh. Sa Dubai daw, talagang yaman dyan, di ba? Pero ganun din, inaasahan mo na. Yung mga, alam yung mga kreto ni daddy, di ba? Sa Saudi. Pero ganun din yan, mga Muslim yan eh. Mga siraulo pala yan, lalo yung mayayaman. Talagang puro kalokohan ng ginagawa, kademonyo yan. Kunwari, malinis sila sa labas, pero pandemonyo yung ginagawa. So, kasi mayaman eh. Umanggit ko sa inyo, yung iPhone nila, ang mura naman ng iPhone, lagyan ko ng diamond, tinaddad ng diamond eh. Ang tanga, tapos ang alaga niya, hindi aso, tiger. Ganun na, mga sinahon na tao dun eh. At magiging ganun din kayo, pag puro kamunduhan kayo. Amen, nakikinig ba? And then, yun ang pinaka-last na ano natin, materialism sa introduction natin. So, ngayon, tapusin natin kahit dalawang point. Ngayong umaga, again, ang title natin, makamundo ka ba? Warning against worldliness. Be warned against worldliness because bakit? So, again, ito ay applicable sa mga unsaved at saka sa mga saved na. Obviously, focus tayo sa mga saved. Pero, makita natin nawa na kahit mga unsaved, ito yung pumipigil sila sa kanila. Madalas, kaya tulad yung mga na-invite natin kahapon, di ko alam, sabi nung nakausap ko kahapon, sige mo, ang ganda dyan ha, punta ako dyan. O sana, pumunta. Pero mala, ilang libo na siguro, ilang libo na ba to? Ilang, wala pa tayo 100 dito eh. So kasi pumipigil sila pag gusto mo, sanlibutan, pahinga kahit ano, laro, gala. Okay, so bakit, ano yung dapat warning natin para ngayon makuha natin, especially tayo mga anak ng Diyos. So kanina, mabinanatan ko lang ibang mga baka ginagawa nyo, pero minsan hindi sapat yun eh. Nasabihin mo lang, ito lang naman yung sa akin eh. Parang church lang, tatlong beses kayo nag-meet, ako isa lang o dalawa. So alam ko yun, naitindihan ko na, hindi ko pwedeng pilitin, pero sana itong mga points natin ngayon, maiwasan natin worldliness kasi compelling truth to, no? So number one, bakit dapat tayo huminto at lumayo sa kamunduan? Bakit? Di ba, kaya ko naman yun eh, medyo lang. So, basahin natin. Number one. Ibasa nyo, ready? Kami nabisado nyo na yun eh, ready, go. Masama ba yung mundo? By the way, pansinin nyo, ba't tinawag, saan palagi nyo lahat ng member doon? Adulterer, obviously hindi. Pero tinawag nyo yan, ang tawag dyan again, rhetoric po yan. Para ma-realize natin, alam nyo ba yung adultery? May asawa ka na, gusto mo isa pa. Tama ba yon? Pag ginawa sa yon, ayaw mo din eh. Ang mga bastos ka nun, dapat lang.
may pakialam ka pa, no? Pero ba't tinawag silang adulterer, adulteresses? Kasi yung adultery, isa yan talaga sa may mapipicture mo agad na pag tinawag ka yan, alam mo, hindi naman, ayoko niyan. Masama naman, talagang masama. Pero kaya niya tinatawag kasi para makarelate sila sa next statement. Na masama rin yung sasabihin niya, next. Na kung paano niyo iniiwasan yung adultery, dapat iwasan niyo rin to, okay? Kaya sabi, hindi niyo ba alam na pag ikaw kaibigan ka ng sanlibutan, nakakuha niyo kaninang definition, tama ba maging kaibigan tayo? Maganda yung kaibigan, di ba? Kaibigan. Pero pag sanlibutan ni pastor, di ba? For God so loved the world. Ba't hindi natin maging kaibigan ng world? Context po, context. Okay? Kaya nga, dinify natin una yung world eh. So, ba't mukha kaibiganin yung masyadong pleasure, materialism? Huwag mong kakaibigan. Pag alam nyo, kaibigan, di ba? Okay, kayo. Magkaibigan dyan. Mamaya na kayong daldalan. Maganda yung kaibigan. Amen? Gusto mo nga kayong magkakaibigan. Huwag naman sa preaching time. Amen? Kaya katulad yan. Maganda sila mo kayo. Gusto mo maging friends kayo. Pero, pag wala sa lugar, hindi maganda. So, ganun siya sabi dito, context. So, salamat, nagkaroon ako ng illustration. Di ba? Yung sasabi ng Diyos dito, huwag mo nung kaibiganin yung sanlibutan to the point na ito yung sinabi sa'yo ng Diyos, eh, ito sinabi ng kaibigan ko eh. Amen? Sa school, sabi, ano? Sabi sa school, ay, gala tayo, Sunday. Ay, kaibigan ko to, pastor eh. Lord, kaibigan ko to. Barkada ko to eh. Kaibigan ko to. Ano nangyari dito? Iniwanan mo to. Tama ba yun? Kaya nauna na ako. Pero dito, yung point muna natin dito kasi puro ganun to eh. So, pero point natin sa James 4:4, hindi nyo ba alam na pagkaibigan mo sa libutan, kalaban mo ang Diyos? Ay, tama ba yung nabasa ko? Ulit tuloy mo. Ganun ulit eh. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Inarish siya lang sa ano eh. Sinabi niya lang ulit. Kung may duda kayo sa unang statement, tinuldo ka na eh. Kahit sino ka pa, pagkaibigan ka na sa libutan, kalaban ka ng Diyos. Ang bigat naman. No? Hindi naman kalaban ng Diyos eh. Yung nasabi sa Bible eh. Kasi pag kinakaibigan, hindi yan sa Diyos, ang Diyos ang iiwanan mo. Kaya kalaban ka ngayon ng Diyos. Sabihin, madalas yung sabi ko dito, kanari, kaya nga nag-ingat tayo dapat. Nabanggit yung blood kanina, di ba? Bilang mga Kristiyano, dapat ehemplo tayo ng ibang tao. Example, pag nakitaan ka lang ng ganyan, singhal. O kaya, yun nga, sa damit. Isipan mo eh, pag nasa church, mahaba palda, pag nasa school, naka-short na, kunwari ganun. Ay, hindi pala totoo yan. Parang ganun. Nakikita niyo ba yun? So, wag mong tapos kalaban ka ng Diyos kasi tinuturo sa Bible, ganito, tapos iba yung ginagawa mo. O di kalaban as in, kalaban. At again, iba-ibang level naman niya, para wagin ko sa inyo naman, ala, iba, late, ala, ganun. So, syempre, tinuturo natin yung iba, mahalin ang salita ng gawain ng Diyos, yung iba maaga ngayon, ikaw late ka, simpleng bagay lang yan, ha. Syempre, inaway, may isip nila, oh, okay lang palang malate, eh. E, pinipis, labas na ang, ano ni pastor na gano'n dito, lated ni pastor. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Amen! Ibig sabihin, tapos yung isa dun, no? Late. Ibig sabihin, nakikita ng iba, eh kung laging ganun. So, in a way, parang kalabang ka. So, kaya number one, bakit tayo dapat umiwas sa worldliness? Hindi naman pastor ako pumapatay, hindi mo nagnanakaw eh. Pero worldly ka. Ano sabi ng Bible? Kalaban mo ang Diyos. Kaya number one, God hates worldliness. Bakit ka dapat umiwas? Kalaban ng Diyos yan. Galit ang Diyos dyan. Amen. Hindi ka iiwas dyan. Hindi mo galit nga ang Diyos. Kalaban ng Diyos yung worldliness. The mere action of being friendly to the world. The fact na kinakaibigan mo ay pastor. Ibig sabihin, wala akong kaibigan sa labas ng church. Ibig sabihin,
kaibiganin mo siya in a sense na gusto mo siyang maakay. Walang problema, sabi sa Bible, kaibiganin natin siya, pero hindi yung kaibigan na parang kanina nga, yung wala, parang dependent ka na sa kanya. Saan ako punta? Oh, doon din ako. Anong gusto mo? Ay, okay, kaibigan tayo, di ba? Kaibigan, no? Group think yun. Ang dalas yan, yung karamihan ng mga inom ngayon. Kahit research mo yan, paano ka natutong uminom, yung pahit-pahit yan. Ah, sabihin na sa Balkada, influensya. Inom tayo, maganda to. Ito, lalaki, ganyan. Kahit walang sense, irrational, pero, friendship, kaya mag-iingat kayo kung sinong kaibigan nyo. Paulit-ulit siya sa church. Lalo mga bata, kailangan yan. Sinong kaibigan nyo ngayon? Tanungin nyo sarili nyo. Sinong kaibigan mo? Ano mo sa utak mo? Sino to? Yan, yan. Ang kaibigan mo dapat unang Panginoon, then yung mga, itong mga sa church kasi pare-pareho tayong gumagawa sa salita ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. No? Nag-exert tayo ng effort para lumapit, magampanan yung kalooban ng Diyos. So, magandang kaibigan to mga to kasi pareho kayo eh, sana. Diba? Hindi na madali yan eh. Pero may kaibigan ka dito, siya ganun din. Nahirapan siya dati sumunod sa Panginoon. Diba? Yung music niya, nahirap siya nang siya matanggal yung dating music niya. Ang pangit naman. Pero dahil nga group think yan eh. Ako, ganun din ako. Yung testimony ko sa inyo, diba? Umutugtog kaya kami sa ano, yun ang pangarap ko minsan, nangangarap ako, umutugtog ako sa stick kasi inapanood mo eh. Sikat na sikat, ah! Ay, sarap no, sumikat ako ng ano. Katangahan pala yun, sana nalaman ko na mas maaga. Kasi hindi ko alam eh. So, ganun din kayo ngayon. Amen? Amen. Gusto ko, maraming friends, ako din. Pero hindi tayo hinalaw ng Diyos eh. And anyway, pwede naman sa church nga. Oh. Ayun mo, ano naman yan sa church eh. Isa ko. Sobra ka naman. Alam mo lang yun. Ako, ginagawa ko yung mga gawa ko para maging maayos tayo lahat dito. At I believe, sa tansya ko lang, maayos kayo dito. Amen? Amen. Hmm. Mamili, lahat yan. Sino bang ayaw nyo dyan? Pakisamahan nyo. Amen? Amen. So number one, bakit tayo dapat umiwas sa worldliness? Una, kasi galit ang Diyos dyan. Kalaban ng Diyos yan. So alam nyo naman yung ano, di ba? Yung friend nga, di ba? Alam nyo yung... Minsan may nag-aaway yung friend. Kunwari, friend ko si Ezzy. Tapos kalaban niya si Christian. Madalas, kalaban ko na si Christian. Pag maisip bata pa, di ba? Ganyan eh. Tapos magkakwento na, sir, ginawa ko si Christian. Anong ginawa niya sa'yo? Pero hindi mo alam exactly yung nangyari. Ay, mga mature people, hindi yan agad naniniwala sa ganun. Yes. Dahil lang kaibigan, or minsan, siya yung unang lumapit sa iyo. Tapos ito naman, ayaw na lumapit. Ay, kasi nakausap na yun. Ano, parang virus na kumakalat. Pag mature lahat ng tao, marunong, hindi yan basta akalat. Ganun din actually sa propaganda sa ano eh. Hindi kakalat basta-basta yan, hindi naniniwala, nagtatanong, ay, ba't ganun daw? May virus daw? Ano daw? Pabakuna agad? Ganon. Ay, may uso daw bakla ngayon. Ay, tanggapin na natin. Ay, nasabi. Eh, hindi, mag-isip ka muna. Amen. Eh, worldly yan. Diyos naman eh. Nasaan ba siya? Maligtas ka muna. Hindi mo alala ang Diyos. So, kaya gusto ko lang sabihin din sa point number one, God's worldliness, mamili ka ngayon ng kaibigan mo. Sinong kaibigan mo? Ang Diyos? Kasi enemy. Okay, Diyos, world. Sino kayong friend ko? Eh, pag friend mo lang yung world, kalabang ka nito. Ganun kasimple yan eh. Hindi, ang bait nito. Kaututang dila ko to. Ang kwentuhan namin, games. And Diyos naman, di naman nag-games. Hindi naman niya kailangan mag-games. Hindi, sarili mo. Tsaka again, hindi natin, pansinin nyo, hindi natin ni-restrict kayo, di ba? Again, ulitin ko, pwede kang maging friend sa kanya, di ba? Sa tabao na, punta natin, may friend ka, di ba? Pero, hanggang saan yun? To the point na ba aalisin ka na sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos? Pag inaalis ka na doon, tanong ka na. Ay, nakakamangha nga minsan yung mga kulto. Sila pa yung loyal sa ano nila, di ba? Minsan nakamangha ako doon eh. Lalo tayo pag tunay ka, at in a way, ma-inspire ka doon kasi pero sila kayo mali.
May iba dyan talagang attached sa religion nila. Yung mga Katoliko, maintindi yan. Kasi dinadala nila sa opisina yung ano nila eh. Rebulto pa nila, maniwala kayo sa hindi. Huwag ngayon naman, ang bagong religion, yung mga bakla, eh, ganun yan. So, ang hirap, di ba? Pero kaya yan. So, pero, ang point, last ano ko dito, parang sub-point sa God hates worldliness, eh, mamili ka ng kaibigan mo. So, lagi mo isipin, matutuwa ba yung kaibigan ko ang Diyos? Di ba? Ang kaibigan mo ang Diyos, matutuwa ba pag siya ay, pag absent-absent ka, matutuwa kaya ang Diyos? Pag hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-iisip, hindi ka nag-pray mo, tuwa kaya ang Diyos pag dinadala ko yung mga kaibigan mo, barkada mo. Kahit magulang mo pa yan. Gusto, magulang ko yun. Eh. Sumunod ka kung hanggang mga kasunod. Pero yung puso mo, kanino mo ibibigay? Loyalty mo. Sige nga, huwag kay pastor ha, sa salita ng Diyos. Intindihin mo to. Si pastor, mawawala. Natay, mawawala. Gagawin ko lang yung dapat kong gawin hanggat kaya ko. Pero alam nyo, yung mga Baptist, ganyan yan, iba, gaalisan. Alam ko na yun eh, going in. Hindi kaya hindi ako maasang ganun. Na, alam nyo na, na, para tayo dito ang group think din. Dito lang kayo ah, gaalis dito. Naniniwala ako di gaalis dito kung wala kayong magandang dahilan. Amen? Okay, number one, actually ito pa lang, dapat tapos na tayo eh. Hindi ka na magiging makamundo. Pag alam mo ang Diyos galit diyan, kalaban niya ang makamundo. Friendship with the world, ayaw na ng Diyos. Iwas ka na eh. Pero meron pa tayong apat. Oh, sorry, tatlo. Another, mamaya na yun. Hindi, yung dalawa. Pero another one. Ito actually magkakaskate sa another point. Pero yung focus natin muna ngayon, Luke 21. May basa, ready, go. Take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with self-pity, and drunkenness, and cares of this life, and so that may come upon you unawares. Sure-fitting. Okay, excess yan. Sa ibang parallel verse, excess, overabundance, yan. So sa Tagalog, mag-ingat daw kayo, take heed to yourselves. Baka, wag man sana, pero baka kayo ay sa ibang time, hindi ngayon, pero baka sa ibang time, kunwari, ano yung hilig nyo, kunwari? Balik tayo sa music, kunwari. Eh, hindi, pastor, hindi na maapektuhan dito, nag-church naman ako eh. Pero baka, 10 years from now, 5 years from now, o kahit ngayon na, kunwari, sineshare mo nga yan, ako hindi ako naapektuhan, eh, paano yung nakakita? Ibig sabihin, okay lang pala sa baptist yun. Diba? Pag sinabi pong about hearts, eh, sabi sa Bible, ano yan? Guard your heart, di ba? Sabi, keep sa Proverbs, for out of it is the issues of life. Sabi, keep your heart with diligence. No? For out of it is the issues of life. Sabi, ibig sabihin yung heart mo, ito yung puso mo, pwedeng kaluluwa mo yan. Okay? So, ingatan mo daw na hindi yan ma-overcharge. Alam niyo siguro yung charge, di ba? Nag-charge kayo ng cellphone. Lalo nung panahon namin, yung technology dati, talagang pag iniwan mo yan, maisira. Ngayon, medyo na ano na yan eh, hindi na ganun ka ano eh. Dati sa amin talagang literal overcharge. Sa halip na mapuno, sumasabog yan dati. Ganun din pala yung puso natin, ano yung mga pwede mag-charge dyan, overcharge. Okay yung mag-charge ka ng saya, di ba? Pleasure. Kasi malungkot ka, nagtrabaho ka nang pagod na pagod ka. Anong gusto mong gawin naman? Manood ka ng konti, di ba? Sana, pulsam. Mag-music ka ng konti, okay. Pahinga, joke-joke. Yeah. So, usap kayo ng konti, para lang masaya, di ba? Mag-charge ka ng, ha? Recreation, basketball, games, di ba? Uy, games to. Okay lang yun, sakto lang. Amen? So, huwag mo daw i-overcharge ng sure-fitting, ha? Ibig sabihin, yung talagang sobra-sobra, overabundance, ibig sabihin niya. Exist! Eh, mag-gigayon, nagtrabaho ako, madalas sabi niya, yung mga IT kasi ganun, eh. Na, nagtrabaho ng buong araw, maglalaro yan ng ano, hanggang magdamag na yan. Kaya ang hirap iwin yung mga yan.
Silaging puyat. Ultimo, dati na ano ko dyan, pati yung, anong damage niyan? Ganitong damage niyan, tsaka yung HP niya, mga ganyan. Nag-heal tayo din yung capability, yung mga ano niyan. Yung function niya. Alimutan ko na yun. Yung, mga tactics, mga, ano yung mga attributes niyan, yung healing, yung mga, pinakabisado nung bagada ko dati yon. Ano? Abisado mo yun? Ako, tinalabahan ako pag natalo, di alam ko, mas mahina yung sa akin. Siya, hindi. Pag mabilisan niya, kasi minsan kahit marami, nag-games tuloy tayo, no? May nag-iyo, games. Yung stats, yan, yung, kasi iba kahit natatamaan, gumagaling. Di ba? Yung ability yan, may mga spell, mga ganun pa yan, eh. Healing factor, ganyan. Kabisado nyo, ano, every second, 5 points yan, nag-heal. Kabisado mo pa yun. Tatawa si Diyos, oh. So, okay naman yan, maglaro ka ng konti, tapos hindi kinabisado mo. Parang, tas, ngayon, basta parang mag-competition ka pa. Panay games. Kasi sabi dito, mag-ingat kayo, huwag susobrahan. Amen. Hindi mo tayo kinagkakaita ng Diyos eh, di ba? Basta misang gusto ko lumandi eh. Mag-asawa ka muna. Mag-asawa ka, ano na yan, unlimited na yan. Actually, ikaw mag-asawa eh. Alam niyo ba yun? Ikaw mismo mag-asawa. Nakakita kayo mag-asawa, di ba? Tingnan niyo misan. Kahit sa showbiz. Diba, lagi kong example yung nagbubugbugan. Bakit ganun? Wala eh. Lumilipas yan, kaya huwag niyo sobrahan yan. So that day, ano yung day? So madalas po yung that day, di ba sa Bible, may araw kasi either paghukom or either talagang may, alam mo na, consequence ng ginawa mo or talagang pag-judgment, kaya sabihin, yung natural na parang mga bata, lalaki rin kayo, magkatrabaho din kayo, puro laro kayo, sige, pala nyo, makakabuti yan sa inyo. So kung ano man yung that day na yan, pero mamaya, meron talaga tayong end times eh. That day come upon you unawares. Ay, kailangan ko naman magtrabaho. Hindi ako naglaro ako na naglaro. Hindi ko na malayan. May asawa na pala ako. Hindi ko na malayan. Bakit? Unawares. Kasi nga, nasobrahan ka kamunduan. Amen. Kaya sabi ni Bad kanina, di ba? Yung mga babae. Eh, yung ako niya. Sino ba may gusto maglaba? Pero na-realize mo, may asawa na pala ako. Wala ka naman yung asawa kong lahat paglabahin ko. Doon merong ganun. Mga pastor pa nga eh. But anyway, sige nga, kasi nasobrahan ka. Kakalandi ka dyan. Kala mo forever kang lalandi lang. Papaganda. Sexy ka, ilang taon lang yan. Taba mo na. O, anong gagawin mo sa buhay mo? Sige nga. Hindi ka nag-aaral. Yung madalas na lagi nanan. Spiritual lalo. May mga iba kaya magpapasto na, hindi pa alam yung Bible eh. Pag pinuna mo, galit pa eh. Anong ginawa mo ba? Sa mga panahon ng junk ka, dapat nag-aaral ka. Amen. Eh para pag makamundo ka nga, hindi mo mamamalayan, dyan na pala yun. Kaya ang point number two, kaya dapat iwasan natin yung worldliness. Alam mo bakit? Una, galit ang Diyos siya. Pero pangalawa, worldliness is a distraction from the more important matters. May mas importanteng bagay pa, naglaro ka. Pwede ka maglaro, saglit, mag-aral ka muna. Amen? Ganun din, mag-asawa, inuna mo, ano bang gusto ng mga babae? Anong gusto ng lalaki? Pupunta ka rin dyan eh. Inuna mo yan, meron kaming mausapan din ganyan dati. Hindi ko makakalimutan yan, nabupuyat kami, kasi ang usapan lang namin, ganun. Mga kaming tanga. Bakit si ganyan may boyfriend, may girlfriend na tayo wala pa? Umiikot lang yung usapan namin sa gano'n, no? Yung pala, hindi pala mahirap yun. Kaya kasi sa mga special mga lalaki, paano mo papaibigin yung babae? Huwag ka mabaliw dyan. Eh, may mga pag-aira, nag-ano ka pa, anong gusto ng babae? Malalaman, mga ganyan pa eh. Love advices. Kaya sumisigat yung mga ganyan eh. Hindi lang mahirap yan. Dito kayo makinig. Ano advice kayo sa mga lalaki? Ayusin mo buhay mo, maging masipag ka, establish yung sarili mo. Yung mga babae yan, magkakandara pa sa'yo yan. Rafi!
Hindi mo kailangan, hindi ako masyadong pogi eh. Naku, maniwala kasi sabi ko sa'yo. Hindi mahirap yan. Sa church, lagi sinasabi, totoo naman, unahin mong Panginoon, di ba? Matthew 6:33. Ano sabi doon? Kantahin nyo. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ay, ba't na ulit sabi doon? Kasi alam naman ng Diyos na kailangan mo yan. Asawa, pagkain. Alam naman ng Diyos yan. Matagal na yan. Basic yan. Unahin mo siya. Oh. So ngayon, kaya parang hindi tayo ma-overtake ng problema. Huwag tayo magpalunod, by the way. Nakita ko lang sa, saglit na lang to, last na to. Anong sa pelikula eh. Pero hindi, nakita ko kasi sa, maganda rin sa'yo ano, pero natututo ka rin kasi alam nila eh. May isang pelikula na parang witchcraft. Ang ginawa sa kanila ng witch, mga lalaki, meron silang goal, may puntaan silang lugar, may siyang ano man yun. Anyway, napaupo lang sila doon. Ay, ang gagandang babae, may pagkae, di kain-kain sila. Huwag na kayong umalis, dito na lang kayo. Hindi ko alam anong pelikula, pero basta yun. Ganyan mismo, minsan tayo, pero yung isa, natauhan. Anong ginagawa natin dito? Kanina pa tayo dito, ah. Nung aalis na sila, parang hindi na gumagana yung witchcraft sa kanila. May, yung pagkain pala, parang yun yung drugs. Nung inalisan niya yun, nung medyo nagising siya, kung ano man yun. Nung natauhan siya, yung mga maganda pala, pangit pala, mga witch. Kasi kinakain nila, nabubulok na pala. Ganyan na ganyan tayo, alam niyo ba yun? Pag sinasayang mo bilang kabataan, sinasayang mo yung oras mo sa laro, sa, ayan, sa chicks, ganun yung ano dyan. Ganyan pa yung mga tawagan dyan, kasi may mga terms sila dyan, kasi puro ganun yung utak nila, kasi pag puro ano naman ang ano, ginagawa nila ng variation. Kaya nung panahon nila, may matayang tawag sa babae, may sinabing chicks, chica babes. Yung mga ganun mga tawag na, ba't kailangan pang ganun? Isip-isip ko lang, pero yun nga eh. Kasi puro yung nasa utak nila ngayon. Nung tanda ko na puro utak ko, ganun pa rin. Parang nakawala sa'yo yung mas importanteng bagay, hindi mo na paghandaan. Okay, balik tayo sa ngipin. O, ganun. Ganun din. Kain ka ng kain. Ang sarap. Hindi ka nag-toothbrush. Kaya hindi ka nagpigil, di ba? Either diabetes yan o tartar, di ba? Gusto mo sarap ngayon, ano nangyari sa'yo? Ay, sakit ka pa, ang pangit mo pa. So, again ha, huwag tayo mag-lose sight, huwag mong kakalimutan yung mas importanteng bagay. Again, yung mga sa mundo, pwede ka naman tumigim-tigim, hindi yung kasalanan ha, yung mga pleasure na katulad ng pagkain, pahinga, gala. Alam niyo naman yung ginagawa natin yan eh. Amen? Mag-ingat kayo. Kaya number two, distraction yung worldliness. So bukod sa kanina, galit ang Diyos dyan, kaya dapat iwasan. Pangalawa, i-distract ka niyan. Hindi mo mararanasan ngayon yung, alam mo na, yung negative consequence. Pero later, pag dumating na yun, ano man yan, kahirapan, sakit, pangit na relationship, di ba? Mahirap bumangon na problema, sakit, na-distract ka na kasi kamunduan ng inuunom. Bisyo, di ba? Yan ang ano ng bisyo, vice, kamunduan yan. Isa sa mga magkakasama yan. Eh. So ngayon, mabisyo ka ngayon, maarte ka. Ano yung mga bisyo? Minsan, laro nga, laro, pagkain, hindi naman kailangan. Yeah, yung mga branding ng ano. Yeah, gusto mo, branded. Naku, laki ng ano nun. Ng margin nun, ng iPhone. Diba? Kasi ba't kasi binibigyan na sa kanya, sana all, di ba? Pero isang gusto mo yung sapatos ko po ngayon, alam nyo magkano? Pangpasok ko yung sa opisina, yung mga kasama ko dun, pag napatingin na lang ako sa mga sapatos nila eh. Alam niyo, masapan, mga 6,000, 5,000 na, mura na yung sale na yun. Yung sa akin, 350. Hindi naman nila alam yun eh. Tsaka una, hindi naman ako naglalakad na, di ba? So, mabisyo ba kayo? Worldly ka ba? Makamundo ka ba? Mag-isip-isip ka! Amen!
O yung mga anak mo, baka napansin mo naman yun. Alala ko tuloy si Job. Napansin niya, kaya pinalalangin niya. Sana tinuruan niya rin. Amen? Amen. Yung church ba, nagiging makamundo na, halata rin yan eh. Amen. Wala na soul winning, puro pasosyal na lang. Diba, soul winning? Kalimutan na naman. Last point kasi yun eh. Baka pa-relax, relax ka, soul winning. Dati na-realize mo, maganda ata ito. Ngayon, bahala na kayo dyan. Wala akong time. Ang time, binabudget yan parang pera. Amen? Amen. Ba't ka mag-relax, relax ka, mamamaya pa yun. Pero ganun na rin. Bagit ko na rin. Mag-ingat ka. Kasi ang rewarding sa langit, ano sa palagay mo yung i-honor ng Diyos? Pastor, ay pastor, Lord. Naka top, naka level 50 ako sa ano man yung games na yan. Hindi, ha? Sunog yan. Maraming mapansin ni Jesus yan. Kaya pastor, maraming humanga sa akin nung kumanta ako ng ano, kasi taas ng boses ko. Kaya ako ay naka gold medal sa ganyan, swimming. Ha? Tawag ng tanghalan. Ano ba? Sige, ano yung mga pinagkakapalan ng tao ngayon? Ang dami kong sasakyan. Lord, yung sasakyan ko, may ilaw-ilaw, Fortuner. Lalagyan mo pa nun, kita na nga eh. Mahal kaya nun. Tapos yung fog light ko, Lord. Tatanong ako dun, hanggang tanong na lang ako eh. Kailangan ko ba yan? Ano ba? Sports. Sports bike. Lord, ang ganda ng bahay ko. Ang ganda ng ano. Ang sabi siya ni Jesus. Ha? Ano yung gusto ni Jesus ngayon? Sige nga. Yung talagang pag... Yung talagang reward lang ka. Kasi yun ang gusto niya. Ang gawin mo ngayon. At huwag kang magsasaya ng oras mo. Ano yun? O, diba? Ba't mo sasayakin yung oras mo, hindi ka na gusto winning? Isang linggo lang naman eh. Isang beses, isang linggo, dalawa. O kahit may okasyon lang tayo. Ang gayahin niyo yung iba, old IFB, once a year. Misa, wala pa rin. Nasasayang yung taon mo. Kasi nadidistract ka, Lord. Gusto ko nga na, ipangarap ako sa buhay eh. Di ba pwede isabayan? At gano'n makataas yung pangarap mo sa buhay? Sige nga. Eh, basta ikaw, nag-aaral ka rin, di ba? Huwag mong kumpara yung sarili ko. Obviously, ako ay hindi ako na ano nang maaga eh. Amen? Pero salamat na rin. Kaya nga, bumabawi ako ngayon. Ikaw, matalino ka. Ngayon mo na aralin. Huwag mong palagpasin yung taon mo na hindi ka natututo. Saka na, basta, hindi ka makabisado yung Bible. Sino mo nakakabisado niyan? Sabi ni Bad kahapon, no? Ang bira kasi na-encounter namin, parang ano. Alam mo na, ma-pestegostal. Daming tanong eh. Yan, common din naman. Aaral na natin lahat yun eh. Di ba? Kaya minsan nakakatakot. Pero kailan mo nga makukuha yan kung di ka sumasama? Amen. Hindi mo sinusubukan. Namamatay yung mga tao, lalo ngayon, sa bakuna. Oh. So, wag na ating hayaan yung worldliness. Madistract tayo sa mga importanteng bagay. Amen. Patulad ng kaluluwa. Amen? Spiritual Amen. Things. Yun lang, mamaya natin tatapusin. Amen? Yes. Well, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na very basic to Lord, but nakakalusot ito minsan sa amin. Minsan, inaalaw namin yung sarili namin na medyo maging worldly kasi naman, somehow, kami yung sumusunod na sa iyo. So, but I pray, nakita namin, ma-realize namin yung araw, nagalit pala kayo dito, number one. Pangalawa, ito yung nakaka-distract, Panginoon. Natotoo po yan, distraction na yan. Minsan taon, dekada na yung lumipas. Hindi namin nagagawa yung dapat magawa namin. Sa iba kami nakafocus. Nagitira-tira yung gawain para sa amin. So I pray. Patawarin pong bawat isa. But turuan nyo rin po kami, Lord, na maging tapat sa inyo. Ma-identify, Panginoon, yung mga distraction na yan. Especially yung kamunduan nga, Panginoon. Ito pinakasira pala. Yung seryosong bagay ito. The fact na minention nyo yan sa iyong salita. Dapat namin iwasan, malinaw. At marami pang mas importanteng bagay, Panginoon. So, no, mag-gage namin yung sarili namin kung kami ba'y tama sa inyong kalooban. Kung kami nagkukulang, Panginoon, patawarin nyo again.
turuan at palakasin nyo kami, Lord, according sa inyong kalooban. Sumunod kami sa inyo. At mamayang hapon, Panginoon, makonclude namin ito na maayos at magkaroon ng victory. Every service na ngayon, every preaching. So, again, salamat po, Lord, sa inyong salita. Salamat po sa pagkain, pagkasalusaluhan namin, Panginoon. May kalakasan, encouragement, fellowship, Panginoon. Mamaya schedule, Panginoon, yung music, Panginoon. Again, nabanggit yung music kanina. Mahalin namin ang inyong salita, hindi lang inyong salita, pati yung type of music na kalugod-lugod sa inyo. Ma-inspire kami sa grupo, Lord, mamaya nakakanta with practice, soul winning. And then, basbasan nyo lang kakainin, Panginoon, again. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.